And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Malandi akong asawa. Pero hindi ako nakakalimot sa obligasyon ko bilang ama. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang JV. Hindi ako fan o nakikinig sa mga ganitong klaseng programa. Pero isang beses, dahil sa sobrang traffic, pauwi galing trabaho. E naisipan kong mag-tune in. Dahil nakakabaliw ang traffic. Then, narinig ko yung iniwan kong kailan nagbago. Nagka-interes akong pakinggan. At nadala ako dun sa kwento. Kaya eto ako ngayon. Napasulat ng sarili kong pinagdaraanan. Or let's just say, nag-flashback sa akin lahat ng pinagdaanan ko. This is my secret file. Back in 2016, meron akong iniirog. Itago natin siya sa pangalang Sai. In laban sa classroom. Yung tipong parang magkadugtong na ang mga bituka namin. Sobrang sweet at clingy ni Sai. Sa totoo lang, DJ Rocky, hindi naman ako seryoso kay Sai nung una. Sa katunayan, naloko ko na siya. Pero nahuli niya ako. At naghiwalay kami. Hanggang sa nagkabalikan kami. Sobrang laki ng pinagbago ni Sai. At habang tumatagal, mas lalo siyang gumaganda at mas lalo ko siyang minamahal. Kaya that time, sabi ko sa sarili ko, mag-aaral akong mabuti para sa aming dalawa, para sa kanya. Kasi sabi din sa akin ni Sai, dapat maging maayos raw ako sa pag-aaral ko. So sa kalagitnaan ng pagpupursige kong mag-aral ng mabuti, dumating yung time ng kinakakatakutan ko. Bigla na lang siyang nanlamig sa akin. Bigla na lang ayaw niyang sumabay pa uwi. Ayaw niya sa aking sumabay papasok ng school. Marami siyang idinadahilan sa akin. Nag-isip ako ng paraan ngayon para malaman
kung ano nga bang pinagdaraanan niya. O baka naman may iba. Kaya sinubukan kong buksan ang Facebook account niya. At doon ko nalaman na may nakakausap pala siyang iba. Then tinanong ko siya, "Mahal mo pa ba ako?" Nakatingin siya sa akin. Then hinawakan niya ang kamay ko. Sumagot siya sa akin ng, "Oo naman, para ka namang tanga dyan. Pagod lang ako." And then, araw-araw, nag-aaway na kami. Para bang hindi na naging healthy yung relasyon namin. At dumating yung araw na natuluyan na siyang nakipaghiwalay sa akin. Nakipaghiwalay lang siya through chat. No personal breakup. Yung tipong parang gumising na lang siya ng isang araw na para bang hindi kami magkakilala. So nakagraduate kami ng high school. Pero araw-araw, siya pa rin ang hinahanap ko. Siya pa rin yung naiisip kong makakasama habang buhay. And then, nalaman ko na yung nadiskubre ko na nakakausap niya through chat ay inilalabas niya na ngayon. Nang malaman ko yun, sinabi ko sa sarili ko na siguro oras na para mag-move on. Lumipas pa ang maraming taon. After college, wala na akong update sa buhay niya. Nagkaroon na ako ng asawa at anak. Naging pamilyadong tao na. Ikinuwento ko, of course, ang tungkol sa mga naging ex ko. Especially kay Sai. Pero hindi lahat ng tungkol sa amin kay Sai ay ikinuwento ko sa asawa ko. Dumating yung time na naging mag-friend kami ni Sai sa social media. Yung asawa ko may pagkaselosa. At siya mismo ang nag-unfriend kay Sai sa friend list ko. May nakita kasi siyang convo namin ni Sai. Na iniimbitahan ko siya sa binyag ng anak namin. That time, parang merong boses sa loob ng pagkatao ko na dapat hanapin ko uli si Sai. Kaya lang hindi ko mahanap yung FB niya. Naka-block na yata ako. Nagtanong ako sa mga kaibigan ko na tropa niya. Pinaabot ko na lang yung imbitasyon ng anak ko. Pero yun nga. Sabi nila, ako na lang daw mismo ang mag-abot. Hanggang sa lumabo pa ng lumamo ang relasyon namin ng asawa ko. Minsan nahuli ko siyang may kausap na ibang lalaki. Inisip ko noon, sige, hindi na ako mag-aaksaya ng enerhiya para lang pagsabihan ng asawa ko. Magpapakatatay na lang ako sa anak ko. Magsasama kami sa iisang bubong para sa bata na lang. Yes. Nagsasama para sa bata. May mga nakakausap akong iba. Pero hinahanap-hanap ko pa rin si Sai.
Iba kasi talaga magmahal si Shai. Yung tipong ibibigay niya lahat kahit wala nang matira sa kanya. Then this year lang, 2023. Election, campaign period. Nalaman ko, natatakbo siya bilang kagawad sa barangay namin. Nakikita ko yung mga tarp niya. Ang ganda ng ngiti niya sa tarp niya. At yun yung ngiti na gusto ko. Hindi ko makakalimutan, Sabado yun, half day kami. Umuwi ako ng alas 3. Sakto, may mga nag-iikot. As usual, tumayo ako at tumambay sa kakalsadahan. Hindi ko alam, pero na-excite ako kasi umaasa ako na baka siya yung kakaway o makikikamay. Kaya lang, ibang partido pala yung mga ngampan niya. Hindi pala yung team nila. Then kinabukasan, Sunday 4 p.m. Habang papauwi ako, may nakasalubong na naman akong nagkakampanya. Hindi na ako pumasok sa bahay. Nagbabaka sakali na makita ng personal si Sai. Pero bigo ako. Dahil nakadaan na pala sila. Natanong ko na lang siya sa malayo. Araw ng Lunes, day off ko. Hindi na ako umasa pa. Nadadaan yung matagal ko nang minamahal. Tas bandang alas 4 ng hapon, bigla na lang nakita ko yung babaeng matagal ko nang minamahal. Ang lakas-lakas ng tugtog. Ang ganda niya. Hindi ko matago ang ngiti ko. Tapos inaasar ako bigla ng mga tropa ko. Siyempre, alam ko na makikikamay siya. Ginawa ko, binuhusan ko ng alcohol yung kamay ko. Kasi alam kong may pagkamaarte yun eh. Yes, malandi akong asawa. Pero hindi ko pa rin naman nakakalimutan yung obligasyon ko sa anak ko. At total, hindi naman kami good terms nung asawa ko. So, dumating na nga siya sa harapan ko. Sabi niya, SK kagawad po ng team, sabay ngiti. Nahulog na naman ako sa taong to. After niyang hawakan ng kamay ko, nagsabi yung tropa ko na, oh, mag-groupie naman tayo, kagawad. At ayun nga yung pagkakataon na magkaroon kami ng picture kasama niya. Hindi naman talaga may pagkakaila na maganda siya. At doon na natapos ang muli namin pagkikita. Pero syempre, since nandun naman na yung anak ko, pinakilala ko rin. Then, na-realize ko after noon. After 7 years, no? Nahawakan ko uli yung kamay niya. Yung tipong parang ayaw kong bitiwan. Kaya lang, baka mahalata eh. Tapos nalaman ko, nanalo na siya. Deep inside, proud na proud ako sa kanya. Dahil alam kong pinagpaguran niya yun. Well, siguro, hanggang doon na lang yung kwento namin. O sana, dumating yung araw na magkaroon uli ako ng pagkakataon na mahalin niya at mahalin ko siya. Alam kong silent listener mo siya, DJ Rocky. At sana,
ay mapakinggan niya ito. Basta, Sai, gusto ko lang malaman mo na proud na proud ako sa'yo. At hanggang ngayon, napapangiti mo pa rin ako. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky. Maraming salamat po. Muli, ako si JV. At ito, ang aking secret file.